Junior, bago tayo magtapos, ako na nananawagan lang sa ating mga kapatid sa National Press Club, yung ating mga kapatid sa media, broadcast, sa print, nakasama sa National Press Club. Gusto nating ulitin yung panawagan sa kanila na kung may mga anak kayo o may mga pamilya kayo, asawa, anak, na gusto mag-aral sa TESDA, you know? Ito yung mga short courses na ibinibigay ng libre tulong ng TESDA sa National Press Club. Para yung mga kasama sa pamilya na gustong magtrabaho, tulungan yung kanilang mga mister, halimbawa, karagdagang income, ayan, libre po na ibinibigay sa inyo ng TESDA. Halimbawa, gusto mong mag-aral ng dressmaking. Aba, ano tawag yun? Patok na patok sa TESDA yung mga babae na welders, mga nag-wielding. Kasi ang sabi sa TESDA, mas maganda raw ang babae na welder dahil sa mas matatag ang pulso. Ah. Ewan ko, sa mga lalaki siguro, lalo yung mga manginginom eh. Masyadong manginig ang kanilang mga kamay. Pero yung mga babae, sabi ng TESDA, matatag ang mga pulso. Kaya magandang mag-welding ang mga babae. Yan, ilan lamang yan sa mga ehemplo ng mga courses na ini-offer ng TESDA. Ako naman, yung aking anak, isang anak ko, ay mag-aaral ng driving. Ayan. Ay, maganda rin yan. Oh, marami mga courses. Ang ganda talaga ng ino-offer ng TESDA, no? Kasi yes. Kung halimbawa yung sa mga tao na gusto na talaga magtrabaho, o gusto nilang, meron silang particular na trabaho na gusto nilang maging magaling doon, lalo na yung mga technical na mga bagay. Talagang mga, TESDA ang solusyon dyan eh. Halimbawa yung mga nagtrabaho sa mga hotels, yung mga bartending, mga nag-aayos sa mga kwarto, mga gano'n, yun, lahat yun, pinag-aaralan. Kumbaga, magiging ilang hakbang kang mas advanced kesa dun sa ibang mga nag-uumpisa o mag-aaral pa lamang kapag ka nag-apply sila. Lalo ngayon at binukas or binuksan, as you say, ng Japan, ang caregiver courses para sa mga, kasi ang dami-dami na rin tumatanda sa Japan, matanda kasi ang kanilang populasyon, pero wala mga ganong nag-aalaga. Kaya bukas ang Japan for caregivers ng mga Pinoy. Good news na naman yan para sa mga gustong kumita kasi marami sa atin, lakay, lalo na tumataas na matrikula kanina doon sa balita natin, tataas na naman. Siyempre, maraming nangangarap na mga ibang bansa dahil mas malaking araw ang kita doon. Tama, at saka wala na yung araw. Pag Japan na pinag-usapan nung araw, Japan Yuki, di ba? Yun nga, medyo may mga ganyan. Ngayon, mga caregiver na ang uso sa Japan. Okay, so... Edukasyon ang susi talaga. Tama ka. Speaking of edukasyon, yung mga kagaya ko na hindi pa tapos sa kurso, congratulations ka pala kay Director Benjen Tiporda kasi natapos niya yung kanyang BS Journalism sa Polytechnic University of the Philippines. Congratulations, Director Benny. Yes, of course. At ako naman ay kasunod na mag-aaral dyan sa PUP. Pasukan pa naman bukas, sa Lunes. Bukas! Kasi Linggo ngayon, di ba? Bukas, June 6, opening of schools. Grabe. Ano panawagan mo sa mga papasok sa eskulahan? Ngayon, ako naman, Lakay, sa akin lang, mag-aral lang na mabuti yung mga bata, syempre, kasi yan yung magiging susi talaga para sa future mo. Yan ang kumbaga yung pag-aaral mo, kapag pinagbuti mo dyan, maraming magagandang pwedeng mangyari sa'yo sa mga susunod. Maraming oportunidad na maaaring pumasok. At oportunidad lamang na nakakapasok ka sa eskwelahan na hindi nakukuha ng ibang mga bata, isa ng malaking biyaya yun na hindi magandang sinasayang. At sa ibang anak ninyo, huwag nyo pabauna ng mahali cellphone. Takaw, ano yan? Bawal naman ang cellphone sa loob ng classroom, Lakay. Takaw, di ba? Takaw palasin. Kaya pero Lakay, syempre, ito na, traffic naman, kasabay niyan. Bawal kayo ng maraming pasensya dahil sa traffic. Isa pa yan. Well, okay. Jeline, tapos na naman ating oras. Kaya dapat natin pasalamatan as usual ang ating mga kaibigan. Pangunahan mo. PG Flex, wasak na ang bahay mo, buo pa rin ang linoleum mo. At ito, ang tagal na ang binubuhay tayo ni Director Ben rito. Ng robust, ang buhay ay lalaki at titigas. At Meralco, may liwanag ang buhay. Okay. So that, sa mga pagkakataon ito, nagtatapos na naman ang ating programang Hotspot. At sana po muli namin kayo makapiling sa susunod na linggo mula alas 7 hanggang alas 8 na gabi. Sa ngalan po ng ating Director, Benny Antiporda. Basta't lagi po natin tatandaan dito sa Hotspot, Serbisyo ay wagas.